Okay, so tuturo ko naman sa inyo kung paano i-activate yung DepEd Microsoft 365 account. Okay, so may dumating na email. Okay, so sabi dito, as a valued member of the Department of Education, we are excited to provide you with access to a comprehensive suite of productive tools and services that will help you more efficiently and effectively. So kailangan lang po i-activate itong DepEd Microsoft 365 account. Okay, so ang gagawin lang natin, gagawin ko lang, ay pupunta lang ako dito sa portal.office.com. So, click ko yan. Okay, ito yun. So, ang gawin ko, ay imbis na, ito kasi yung dating naming account. Dating account ng misis ko. So, click itong use another account. Okay, so ang gagawin, gagawin ko. So, para tama yung account, kaka-copy paste ko na lang to. So, copy. Then, paste. So, pag-paste, click ko lang yung next. Then, ilalagay ko yung temporary password. So, ito yung temporary password. Yan, copy ko lang yan. And then, lagay ko siya dito. Wait, tingnan natin. So, parehas lang, click ko yung sign in. So, ngayon, kailangan ko i-update yung password. So, ibig sabihin, ito, eh, kaya, kasi temporary password lang siya. So, papalitan natin yan. So, lagay ko ulit yung temporary password dito. So, paste ko lang. Then, maglalagay ako ng panibagong password. Okay, so nailagay ko na yung aking password. And click ko lang yung sign in. Okay, yan. So, nakalagay dito, more information required. Click ko lang yung next. So, nakalagin lang ako. Okay, so ngayon kailangan ko i-set up to kasi kung sakaling mawala yung makalimutan ko yung password, at least meron akong at least one way para makuha ulit yung or ma-recover ko ulit yung email. So dito may nakalagay na phone, pwedeng authentication email or security question. So pagkagamit kayo ng authentication mail, kailangan nyo ng isang alternate email. So, iba ito sa Microsoft email na meron kaya. So, pwedeng Gmail, pwedeng Hotmail, kahit ano ba sa hindi yung email na ginagamit mo sa Microsoft. So, ibang email. So, pwede rin, kung wala kayong alternate email, pwede rin gumamit ng phone na lang. So, pipili nyo na yung authentication phone, then cellphone number ang ilalagay nyo para to sa code. Or pwede rin dalawa, pwede rin authentication phone or authentication email. So, kung sakali mawala yung phone number mo, meron ka pang authentication email. So, pwede dyan isend yung password kapag nakalimutan mo yung password. Okay? Siguro sa email mo na ako. Click ko to. Then, nalagay ko yung email. So, ito na lang. So, yung ginagamit ng Mrs. Kablik ko lang yung email me. Then, kasensya ng email. Okay, ito na. So, ito yung code. Kukopayin ko lang siya. So, ito yung code na pinadala ng Microsoft. So, gawin copy ko yan. Then, paste ko dito. And, click ko lang yung verify. Okay, so, check na. So, pwede na yan. So, kung gusto niya phone din, pwede rin i-set up yung kiklik nyo lang yan. Then, magka-send lang din siya ng code. Then, ilalagay nyo lang dyan. Sa phone number na ilalagay nyo. So, click ko lang itong finish. So, click ko lang yung yes. Ayan. So, nakalagin na ako. So, welcome to Microsoft 365.